I think Rhea is a player na sobrang commendable sa kanyang pag-switch ng mga roles dito. Successful lang Natalia niya, but hindi magiging successful independent sa gitna. Exactly, hindi na nga naging successful dito. Signal Ultra Warriors gaining a class against LPE. We're in nalaglag na kaagad dito sa kamay ng member here from Eagles, but still nakipaggantihan lang naman dito ang Natalia, gaining another kill from Eagles. But still, 1 minute mark, we have a 2-1 score onto the side of Eagles. Oh my! Nakita kasi ng Eagles na nandun si Rhea, nagpakita siya sa top lane. So they proved magiging free for all itong mid lane side ng Warriors. And meron tayong number one rule kapag kalaban mo ang isang Khalid, Honey Grace. Don't go one-on-one with the Khalid at level 1. Exactly. At level 1, 3 strikes of the Desert Tornado, tapos meron pa siyang extra strike ng Sandwalk. Basically, binigyan mo siya ng pang level 2 agad na kit or pang level 3 agad na kit. So with that, ginamit lang yun ang Eagles. Pagkasta ng back siya, damage mula dito kay Bimo. Ang kaso nga lang dito for Bimo, medyo makunat nga ang Hilda to go up against a one-on-one situation. But still, Ryota going in para lang makapag-invade. Pero siya nga lang dito ang malalaglag sa mga kamay ng isang Natalia. And that might be it for Ryota here onto the top lane. But still, one-on-two situation naman dito sa kabilang lane aspect is going up against the Tamos. We have the Meteor Shower against Rhea just to get in another kill. Kaso nga lang hindi naabutan ng Meteor Shower na yon si Rhea. And Rhea still buhay na buhay pa rin. Makakatipi pa nga yata. Oh! And yun, umabot. Makamunti ka nang malaglag mamatay ang isang Natalia sa mga kamay ng Chanko. Yun ang isang mahirap kay Chanko eh, no? Yung pangalan niya, yung spelling, change. Pero hindi mo machi-change yung angle nung kanyang ultimate. Laging paharap lang yun eh. So, talagang ang gandang gawa ni Rhea dito para ma-dodge yung Meteor Shower. Pero kasi, Ani, I think this is the reason why they pick up the Natalia. To match up with the aggression of Bimo. Oo. So much aggression for the side of the Ultra Warriors. We have the Meteor Shower. Nandito naman onto the backline si Rhea just to get a kill against Aspect. Nangangalahati na nga lang dito ang buhay ng Signal Ultra Warriors. Kaso they still have a 2-1 exchange in favor of the Signal Ultra Warriors. They still have here Jake the Dog para lang ma-eliminate yung chances nga dito ng Signal Ultra Warriors to get an uncontested Virtus. Oh no. Speaking of uncontested, I think that those are overextensions coming in for both teams. But unfortunately, nasa maling position ang Signal Ultra Warriors. Nawala na sila ng mga skills that time. And I think dahil kasi nga flawed sila, they need to go back. I think this is the reason why they pick up the Natalia again to match up with Eagles. Known ang Eagles to play like this, to always want to control the tempo of the game. Pag sinabi nating tempo, kumbaga sa radyo, ikaw ang bahala kung gaano kataas yung volume. Nung radyo, ikaw ang mamimili ng channel ng TV. Yun yung gustong gawin lagi ng Eagles. So yung ginawa ng Signal Ultra, sabi nila, bakit naman ikaw lagi namimili ng channel? Pwede naman kami. So kinukuha ngayon ng Signal Ultra yung remote dahil dito sa Natalia pick na to. Pagkalipat na pagkalipat ng channel, biglang patay naman yung Signal Ultra Warriors ng kuryente. Oo, dahil kuryente yung ano eh, yung execute eh. So kada pasok ni Bimo, kailangan niya mag-ingat. Actually, kada pasok din na Jake the Dog, hindi sila basta-basta pwedeng gumawin dahil may Natalia ang Warriors. I'm already like this for the Signal Ultra Warriors dahil sobrang pressure na rin yung binibigyan niya for Eagles. Kaya hindi niya dito makatakas ang aspect natin onto the bottom lane. Kaso nga lang, they still have their winning condition in this match, in this clash, kung saan nakakuha na nga sila ng one exchange of none for the side of Eagles. And going back to what I said kanina, ang ganda nitong game na to for Signal Ultra Warriors. Nakikita natin na hindi pumapabor agad ito one single-handedly. But still, Rhea papasok na nga dito onto a kill against the Chang'e. Kaso nga lang, siya ang namatay sa mga kamay ni Khalid at ni Jake the Dog dito sa jungle side. Oh my! That was so unfortunate for Rhea na may nabuhay pang natira kay Arv. Yung tumapis lang ng hangin eh.
o isang hit na lang sana dito si Arbs. And that could have been it. Kasi ayun lang talaga yung gustong shutdown ng Signal Ultra Warriors. Itong si Arbs. But then again, Warriors, sabi nila, Kuya Manjin, Ate Anibis, natalya lang naman yan eh. Pwedeng-pwede naman naming i-bait yan. And then, pwede pa rin kaming gumawa ng ibang place sa iba't ibang parte ng mapa. So kung papansinin mo dito, honey, hindi pa rin nawawala dito yung pagiging predator ng Eagles. Kumbaga, yung Warriors, maliit na maya lang sila. Tapos itong Eagles, well, Eagles nga sila, agila sila. So gusto nila, sila lagi yung umaatake. Ayan o, tignan mo, maging yung dahon doon sa mga dahunan, inaatake ni Jake na to. Pero nandito naman ang pag-atake ni Janus with the Blazing Duet against Bimo. Bimo, however, with the with the Thunder para na makapagpuntong pa ng mga damage here from Signal Ultra Warriors. Papasok na si Aspect, nagwawala, kumakalmot. We also have the All-Star Mode here, however, papasok na rin with the current Inferno. Kaso nga lang, hindi na nga sila naabutan pa ng damage. However, dito ng Eagles, we have here Rhea getting another hero down from the Eagles. Mukhang masus nun pa nga. Vensanity is going in for the hands of Esmeralda. Pero nangangalahati, nanganganib na nga rin ang buhay dito ni Janus together with the Lunox. But we have a 2-1 exchange. Madadagdagan pa nga yata kasi sumagot naman si Imba GJ ng kanyang Chaos Assault to get the kill, to give off damage against the Eagles. Kaso ibang klase talaga tumayaw. Umariba ang isang Esmeralda throughout the middle lane, wherein ibang klase ang pagsusustain niya. Pasok lang siya na pasok with the Falling Star Moon just to get another kill, just to give off damage against Signal Ultra Warriors. Jake the Dog without Finn the Human doing it. Para dito sa side ng Eagles, palagi na lang aging itong mga potential playmaking or play getting kills sana ng Signal Ultra Warriors. Ang opportunity ina para dito kay Ryota, umabot kasi yung shield unity niya. So nagbigay yun ng onting sustain para sa kanya. Hitin pa yung naging damage out of Giganos dito. And kung papansinin mo dito, Honey Glaze, wala kasing instant catch itong side ng Signal Ultra. Wala silang pamingwit. Wala silang pang stand kung saan kaya nilang pigilan talaga si Jake the Dog dito na magwala lang na magwala. Whip my hair back and forth, ika nga. So ibang klase rin, abang lang silang abang with the Falling Star Moon and doon na magbibigay ng damage dito si Arbs. Arbs hindi nga magalaw-galaw ng isang Natalia from the side of Signal Ultra Warriors. So it might be looking bad for Signal Ultra Warriors na pamapasok na tayo sa 8-minute mark of the game at na pumapumor pa rin ang lahat ng damage and ng golded natin dito for the side of LT Eagles. Yes, meron lang sana damage yung Signal Ultra Warriors eh. Kaso kailangan nilang maghabol ng may stun. Ayan o, kapag nakaalis itong Eagles, hindi nila kagad mahuhuli. Kaya nilang sumabay, yes. Kaso ang hirap, pati-pati sa lineup nila, sila pa inahuli! Yes, nahuhuli na nga sila dito ng Raging Sunstorm coming in from Bimo. Pero nandito na nga, disengage na lang muna si Vensanity na titira dito si Dare. Pero buto talaga siya kung ang LTT dyan. Pero hindi na nga makapag-defend pa dito si Janus onto the second tier turret ng top lane. At papasok pa nga dito si Jake Dodo with the Falling Star Moon. Isahin niya talaga ang members dito from Signal Ultra Warriors. Rhea, although going in for the backlines just to take down Aspect. Pero nandito pa rin si Jake the Dog, buhay na buhay, standing tall against Signal Ultra Warriors. 9-minute mark, mukhang pumapawor ang lahat ng ito for the side of LPD. Wala na ngayong makahawak kay Jake the Dog, even though actually may konting nerve sa Esmeralda kung saan hindi mo na agad magagawa yung tinatawag nating white mode Esmeralda or Lady in White na Esmeralda kung saan yung first skill niya ay pwede mong mapop hanggang sa dulo ng kanyang HP. But then again, pinuprove lang dito ni Jake the Dog that the update, the patch, the nerf, it doesn't matter. Pinuprove niya dito na lahat ng Jake may swag eh. Jake Cuenca, Jake the Snake, di ba? Siya Jake the Dog. So, Eagles relying on this Esmeralda para sa kanilang damage output. Halos lahat hindi siya mahawakan dito ng Signal Ultra, honey.
wala kasi pang size. Oo, pumapasok dito si Rhea, pero isa lang naman ang pwedeng targetin dito ni Rhea. Kailangan niya tanggalin sa mapa dito ang Roger, kailangan niya tanggalin si Chang'e, pero ibang klase pa rin talagang gumawa ng paraan dito ang Esmeralda. But still, we have another clash onto the jungle side ng Signal Ultra Warriors, pero disengage na lang muna. Medyo nakatingin at nakaramdam sila na malapit na sa kanila itong si Jake the Dog. But still, Jake the Dog, pumapasok na na. Sinisimulan na ang first level lord. Pero Bensanity, however, going low onto the hands of Aspect, and that is going to be a kill. One is out. Isa na nga ang natumba dito for the side of Signal Ultra Warriors. Hindi na nila ma-i-engage pa ang into a steal ang kanilang team. Ang hirap nito sa Signal Ultra Warriors. Kakakita ko lang actually nung item ni Jake the Dog, kaya naman pala talaga hindi siya mapatumba. Perfect item ngayon para sa isang Esmeralda, yung Enchanted Talisman, para only rin yung regeneration ng mana mo, only second skill, only shields, plus gumamit kasi kagad siya ng armor item, which is yung breastplate. Kaya sinasalo niya lahat ng Blazing Duet! Oo, Blazing Duet nga naman ang sinalo niya dito. We also have the Falling Star on Aspect, however, nakakuha na nga ng kill, pero onto the backlink si Man. Tumatakbo na nga papalayo dito si Janos. We already have here shutdown for the Natalia, pero there, hindi niya na ma-sustain pa si Jake the Dog. Jake the Dog going in for the Falling Starmon. Ay, iba DJ na nga ang natitira dito mula sa mga kamay ni Bimo at ni Arvs. And we have three men down for the side of Signal Ultra Warriors. And we also have here the first level lord marching onto the top lane ng Signal Ultra Warriors. Kung saan wala na nga silang tarangkaka na makakapag-defend pa sa kanila. And mukhang tatapusin na ng Eagles itong laban na to. That is the charge from the Esmeralda. Bensanity falling low. Only 6 stacks left. Take the Dog. Adventure never ends. Eagles, ladies and gentlemen, will take 3 points against Signal Ultra Warriors.